Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So, yun nga, antagal kong di nakapag-upload ng video guys, no? So, salamat sa mahabang pasensya nyo. So, ngayon, makakapag-upload na tayo ng video. Yung last video natin, isusundan lang natin kasi ang daming nagko-comment na hindi ito gumagana sa kanila yung pag-open line. So, guys, yung ituturo ko ngayon is kung paano i-admin access. So, sa admin access, andun na lahat, guys. Andun na yung pagkapalit mo ng band, yung pag-open line, andun na yung backup data. Makikita nyo na lahat doon guys, kaya nga admin access. So, kumbaga sa cellphone siya ay yung developer option. So guys, kung gusto mong ma-admin access yung inyong modem or kung gusto mong ma-open line yung modem, please keep on watching. So guys, simulan na natin. So guys, bago natin simulan yung ating tutorial, kailangan muna nating i-prepare yung tatlong application dito sa ating Google Play Store. So guys, syempre, kailangan natin ng internet connection. Una, yung ating UC browser. So guys, yan yung UC browser natin na. Na-download yun siya. So pangalawa is yung Notepad++. So guys, yan yung itsura niya, no? So yung pangatlo is ZArchiver, guys. So yan guys, yan yung itsura ng ZArchiver. Once na-downloaded na natin yan guys, so pwede na natin patayin yung ating data connection at kumonect na tayo dun sa ating Wi-Fi. So yan guys, no? Connected na ako sa aking Wi-Fi. So guys, paalala lang, ito pong video na ginagawa natin is para sa modem na ZLT S10G. So, pwede nyo din naman itry ito sa ibang model ng Globe at prepaid Wi-Fi. Pero di ma-assure sa inyo kung kagana ba siya. Pero iisa lang naman yung gumawa sa kanila. Siguro, ipagkakataon na pwede ding gumana ito sa inyo. O same process lang din. So guys, ito na yung next step natin. Punta lang tayo dito sa UC browser. Siyempre, type natin yung IP address ng Wi-Fi natin na 192.168.254.254. Go nyo lang. So guys, huwag kayong malilito ha. Ilalandscape ko lang itong ating ilalandscape view lang natin itong ating CP para mas kitang-kita nyo po. So yan guys, yung mapapansin nyo itong SIM na logo is kulay pula. So guys, ito pong sinalpak ko na SIM is smart po siya. Ibig sabihin, nakalock pa yung kanyang open line. So guys, don't worry. Kahit Globe man yan or Smart, pwede kayong mag-admin access. Pinakita ko lang sa inyo na kaya nilagay ko lang yung Smart is ipapakita ko rin sa inyo kung paano i-open line gamit yung admin access natin. So, login lang tayo. Siyempre, yung default username natin is user. Then, password natin is at L03E1T3. Go. So, yan guys, napansin nyo, naka SIM lock pa siya. This device is network lock. Please contact your service provider. So guys, ito. Sundan nyo maigi yung ating step na. Una, punta tayo sa device settings. Sunod, advanced settings. Then, click natin tong DHCP. Basta once na nakita nyo nag-scroll down, sabihin, na-click na natin siya. Or kahit di man siya mag-scroll down, basta nakita nyo lang yung sa DHCP na may guhit sa ilalim. So, pwede nyo na siyang i-edit. Ayan. Itong router setting, no? Papalitan natin siya ng backup data. Then, go.
Yan guys, ito yung lalabas, no? So may makikita kayo ditong export. So guys, yan, files yan, i-download natin siya. So siya yung i-edit natin para tayo makapag-admin access. So click lang natin yung download. Okay. Click lang natin tong open, guys. Ayan guys, so may mapapansin kayo, may Z-Archiver dito. So kung di man malabas sa inyo itong ganito, may nagpa-pop up. Pwede naman kayong mag-direct dito sa application natin na Z-Archiver. So ipapakita ko sa inyo guys, no? Mag-direct na lang tayo sa Z-Archiver. Open lang natin yan. Then hanapin natin yung UC Downloads. Yan. Andito siya guys, yung S10G, yung dinownload natin na files. So ang gawin natin guys, click lang natin ang isa, then view, then nakikita nyo itong green na bilog sa baba to, click lang natin yan. Then isa pa, click lang ulit natin, then lalabas na siya guys. Yun, napansin nyo yung walang .bin. So itong may .bin na sa dulo, buray natin siya. So guys, huwag kayong malilito sa ating tutorial, no? So sundan nyo lang maigi para, o mas maigi, dalawang cellphone yung gamitin nyo. Yung isa panonood sa video ko, then yung isa yung paano mo i-admin access yung inyong modem. So guys, ito na yung next step. Rename lang natin siya guys, no? Long press lang natin, then rename. Lagyan natin siya ng .pin. So yan. Then, tap lang natin ng isa, then view. Then, open, open, open. Then, mapapansin nyo itong TZ underscore NB show. Copy, ano lang natin siya, guys. Copy lang natin. Then, paste. Ito yung green na to. Yan. Then, long press natin itong TZ underscore NB show, then rename natin. Lagyan lang natin ng kahit anong character. Kahit 1, okay na yan guys. Yan. Yeah, once na na-rename na natin, click natin siya guys, no? Open natin. Click open. Then, ito yung last application na gagamitin natin, yung Notepad++. So, piliin natin siya guys. So guys, andito na yung pinaka-tricks niya. So click lang natin yung tatlong dot dito sa bandang kanan sa itaas. Then click find. Find natin yung web underscore user. Find. Then yung nasa dulo na puro number at letter is buburay natin hanggang dun sa equal sign. So, dapat yung equal sign is hindi mabura. Then, click natin tong cancel sa taas. Okay. Oh. Then, save natin. Yan. Then, punta ulit tayo dito sa 3 dot. Find ulit natin. Web underscore page. Then, find. So, same process lang din. Buburin lang ulit natin yung mga numbers and letters. Then, cancel. Save. So guys, ito na yung pinakamalaga, no? Punta ulit tayo dito sa 3 dot. Find. Hanapin na natin yung admin password natin. So type natin admin underscore password. Then find. So guys, kung mapapansin nyo guys, no? Ito. May admin password tayo. Ito yung admin password natin, no? Ito guys. Copy lang natin siya. Then makikita nyo mamaya kung paano natin siya gagamitin. Copy. Then, cancel nyo na. Yun lang gagawin natin guys. Cancel. Cancel na. Cancel na. So, ito naman guys. Panoodin nyo mabuti yung ating susunod na step. Open natin tong S10G na may .bin. View. View, view, view. Then, delete natin tong TZ underscore NB show.
delete. Then balik tayo dito sa TZ underscore NB show. Yan. Cut natin siya dun, guys. Sa loob nitong S10G export. Yung may dot bin. Yan. Yan, guys. Pinalit lang natin tong ating in-edit na files. So, dito natin siya lalagay. So, click nyo lang tong paste sa baba. Yung green na to. Yan, guys. Lumabas na, diba? So, i-re-rename natin siya. Tatanggalin natin yung 1 para bumalik siya sa dati. Yan. Ayun dati niyang file name, guys, no? Inedit natin. So, inilipat natin siya dito. So, guys, ayun na. Mabalik na tayo dito sa ating UC browser. Yan. So, dito sa UC browser natin, click natin tong browse. Then, file manager. Click nyo tong S10G export under. Yan. Then, click natin yung update. So guys, ganun lang kadali, no? So, pero titignan pa rin natin magiging resulta kung na-admin access nga ba yung ating Globe at home prepaid wifi. Ay, papakita ko rin sa inyo kung taano i-open line dito sa admin access. Yan guys. Click na natin itong OK. Yan. So guys, magla-login ulit tayo, no? So, dito sa login natin, no, guys, hindi na natin gagamitin yung user natin. So, admin na yung gagamitin natin, no? Then, yung kinapi natin, guys, na password natin. Admin password. So, paste lang natin dyan. Then, click login. So, guys, no, nag-open. So, makikita nyo yung mga pagbabago dito, guys. Dumami yung settings niya. Punta tayo dito sa device settings. So, kung mapapansin nyo, guys, nadagdagan siya ng dalawang settings dito. May internet settings, saka voice settings. So, click natin tong advanced settings. So, ayan, guys, no, dati DHCP lang siya. So, ngayon ang dami na. May nadagdag ng USSD, PIN management, static IP, static routing, IP pass-through, DDNS, access control, one port settings, band locking. So, guys, ito na yung band locking, no? Kung saan malalak natin yung ating bands na available dito sa area natin. Then, may TR069. So, guys, ito yung pag-open line, MCC/MNC locking. So, may cell-locking din at backup data. So, guys, sa MCC MNC locking is open natin siya. So, guys, ito, papakita ko sa inyo paano mag-open line gamit yung admin access. So, guys, yun. Nandito na tayo. Madali lang, guys. Click nyo lang itong disable. Yan. Then, apply. So, click yes. So, makikita natin yan, guys, kung talagang effective yung ginawa natin. Click lang natin ulit yung OK. Oh, so, yun, guys, no? Napansin nyo yung signal natin, no? May LTE. Smart prepaid na siya. Tapos, naka-green na din yung SIM logo niya. So, guys, sobrang legit nung ginawa natin process. So, sana, guys, nakatulong sa inyo yung video na to. At syempre, kung bago ka pa lang sa channel ko, please like and subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo once na may bago tayong video. So guys, see you on my next vlog!